Alright, yo, what's up mga papi? Kamusta kayo dyan? Okay, nandito na naman tayo sa isa pang unboxing. And syempre, actually ngayon, Valentine's Day ngayon. Happy Valentine's sa inyong lahat mga papi. Alright, meron akong ginam ulit for Valentine's Day. Yan, kung hindi nyo pala papanood, okay? Ayan, lilitaw na lang dyan yung link. Panoorin nyo. Okay, jamming-jamming lang naman. Natutuwa kasi akong mag-jam. Okay, so mabalik tayo rito. So ang i-unbox natin yun, isang malupit na naman, isang malupitan na namang Dragon Ball Z. Alright, actually ano to, talagang excited na akong i-unbox ito. Okay, kasi gustong-gusto ko itong figure na to. Kasi feeling ko malaki to. At saka manga dimensions to mga papi. Alright, for today's unboxing. Okay, ito na i-unbox natin. Isang malupit na yan, oh, grabe yan mga papi. Alright, BWFC SMSP na Bardock. Okay, two dimensions. Okay, so itong two dimensions parang ano to, parang manga dimensions. Kung gusto mo pa ng more unboxing, more anime toys, okay, feel free to subscribe mga papi. Pindutin mo na yung subscribe button kung hindi ka pa nagsusubscribe. And isama mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga latest uploads, latest vlogs, latest unboxing. And syempre, pa-follow na rin ang ating Facebook page, Yo Papi's Hobby Corner. Okay, dyan tayo nag-showcase ng toys and nagbebenta rin tayo ng mga toys dyan mga papi. Mag-PM lang kayo dyan sa page. And syempre, yung ating Shopee. Alright, ilalagay ko lahat ng mga links sa baba ng ating video. And syempre, and bago ko pala makalimutan, no, shoutout pala sa ating mga kapapi. Alright, lalong-lalo na kay Madam Carla Fernando. Ayan, sobrang sulit nating kamadam yan mga papi. Alright, Madam Carla, shoutout sa'yo. And syempre, kay MLBB Hatred, kay Carlo Cortez, and syempre kay Arnold. Ayan, shoutout sa inyo mga papi. Okay, so unboxan natin, wag na natin patagalin. Let's jump to the unboxing, let's go. Okay, pakita ko muna sa inyo yung harapan ng box. Ayan, sobrang laki ng box mga papi. Ayan, nakalagay dyan BWFC Super Master Star Piece The Bardock. So ito yung two dimensions na version. Ayan, dito yan nakalagay. Ayan, okay. So yan, syempre Bandai. Alright, grabe oh, ang laki ng box. Okay, ito sa side. Ayan. So dito nyo makikita kung ano-ano yung mga versions nitong Bardock. Ayan, meron siyang yan, the brush, the original, tapos the tones. Okay, syempre yung two-dimensional, yan yung naka-highlight. Ayan, syempre yan ang ating favorite mga papi. Alright, sa likod, ayan, medyo mas close up lang ng konti. Sa kabilang side, ganun din. And syempre, sa top, ayan. Ganyan ang top. Tapos ito yung ating Toei sticker. Medyo malaki talaga yung box niya. No? So, kung bibili kayo nito, okay, paghandaan nyo na yung mas malaking shipping cost. Kasi ang laki talaga ng box niya. Okay, sukatin natin yung box ni Bardock. Is around almost 16 inches. Tingnan nyo yung mga papi, almost 16. Okay, less than 16 inches. Ang laki talaga ng box niya. So, buksan na natin to. Huwag na natin patagalin. Yan. So, yan. Unang bukas nyo, ganyan. So, ilahin natin. Yun, oh. So, ilahin natin to. Palabas. Yan. So yan, yan ang makikita nyo sa box. Grabe oh, may butas. Alright, so ito, open natin to dito. Yan, cut lang natin to. Para, yun na. Yun! Okay. So, isang piraso lang talaga siya, mga papi. Ayan, isang piraso lang. Yan. Sa natin. Ay, grabe oh. Ang laki. Woo. Oh. Wow. Wow, wow, wee. Wow, grabe. Ang ganda. Uy. Grabe. Ayan, medyo close up natin. Oh. Tingnan nyo yan mga papi.
Grabe, laki. Tingnan nyo naman yan. Ay, grabe, hindi ako nagkamali. Kumuha nito. Sobrang solid, mga papi. Ayan. So, wala na siyang ibang kasama, no? Talagang yung figure itself lang. Walang foot support, walang stand, whatever. Kasi, ayan, talagang stable siya, mga papi. Alright? Grabe, ang ganda ng two-dimensional, mga papi. Promise. Okay? So, tingnan natin, no? Sa close-up. Grabe, sobrang solid nitong figure. Grabe, na-amaze ako. Ayan. Grabe. Oh. Okay, tingnan muna natin yung mukha. 'Di ba ang ganda ng pagkaka-paint? So, sa itsura nito, no, parang battle damage dito si Bardock, no. May matinding battle siyang pinagdaanan. All right, so mapapansin nyo, no, kahit yung mukha niya, parang ang dami niyang scars. Okay? Ang dami niyang scars. Tapos, yung kanyang peklat dito na, ano, grabe, ang solid. Ang solid, mga papi. Ang ganda nung details, yung mga, ano, no, yung mga scars niya talagang in-enhance. Grabe, oh. Sobrang solid. Ayan, tapos makikita nyo, no? Ayan, medyo basag yung kanyang gear. Yung kanyang suit, basag. Tapos, yung kanyang pants, butas din. Okay, kabilaan. Ayan. Grabe, sobrang solid nito. Tapos tingnan nyo yung hair, yung buhok. Diba? Yung strands ng buhok. Ah, grabe, perfect. Grabe, sobrang solid. Ayan, no? Tapos andiyan din pala yung kanyang parang bandana. Ayan. Grabe, oh. Yung pagkakadamage nung kanyang suit. Ang solid, mga papi yan. May mga crack-crack pa yan, oh. Grabe, oh. Ang ganda. Susko! Oh my God! Grabe. Ayan, kahit yung kanyang ano, eh, oh. Yung kanyang, ano ba to? Arm protector ba to, whatever. Yan, meron din mga damages, eh, oh. 'Di ba? Grabe, oh. Ayan, tapos may mga sira-sira din dito. Talagang battle damage talaga siya, mga papi. Grabe, sobrang solid. Kahit yung ano niya, ayan, yung kanyang suit din, yan. Makikita nyo, talagang may mga cracks siya. Talagang ano eh, highly detailed yung mga maliliit na mga cracks na yan. Yan oh, kitang-kita talaga, oh. Ayan, oh, basag. Okay, sa kabila din, basag. Ayan, grabe. Tapos yung, yan, syempre yung buntot niya, nakapalibot, nakapulupot sa kanya. Grabe, sobrang solid nitong figure na to. Tapos, ang laki-laki. Ang ganda. Tapos yan, yung face niya, no? Kung makikita niyo yung mata, mas i-close up natin. Yan, tingnan niyo yung mata. Grabe, sobrang solid, oh. Yung expression, no? Yung expression ng mukha niya, perfect talaga. Ayan, sobrang solid. Oh. Yung pagkaka two-dimensional ang ano, ang angas, mga papi. Sobrang angas. Ang mapapansin mo talaga dito sa unang tingin, no? Yung talagang details niya. Sobrang ganda ng details. As in, isa na sa pinakamagagandang details na nakita ko, no? Sa SMSP line at saka sa Grandista line. Grabe, sobrang solid nito, mga papi. Ayan. Alam ko, no, meron strap din yan dito. Siyempre, nabasag na. So, wala na yung strap niya rito. Ayan. Tapos, yung muscle niya talagang na-highlight talaga. Ang pogi ni Bardock. Ang pogi. Kahit yung kilay, eh. Yung kilay, yung kulubot ng mukha. Sobrang solid, mga papi. Ayan. Para sa battle damage na figure, talagang nakuha nila yung, ano, eh, yung taste. Alam nyo, yung taste or yung aura ng pagkaka-battle damage. Talagang battle damage talaga, mga papi.
Alright, kunin natin yung height ni Bardock. Mga papi, sa itsura nito, okay, sa, lalo na sa pagsa personal nyo makikita, malaki si Bardock, mga papi. Alright, nakaupo lang siya, kaya parang maliit siya tingnan, pero ang laki ng scale niya. Alright, yung height niya is around mga almost 8 inches. Almost. So, mga 7.9, parang mga ganon. Okay, di ba? Ang laki. Nakaupo yan, mga papi. Alright, so, itabi natin siya sa ibang figure. Meron tayo ritong Bardock. Yan. Itabi na rin natin siya sa... ito yung mask ng Bardock na Master Lies. Okay? So, para may idea kayo kung gano'n siya kalaki. Yan. Di ba? Solid. Oh, tapos itabi natin siya sa isa pang Bardock. Okay? Grandista na Manga Dimensions na Bardock. Ah, grabe. Bardock Collection. Meron na tayong Bardock Collection. O, di ba? So, halos parang masasabi kung halos kasing scale siya ng Grandista. Ayan, kasi almost pareho. Tapos sa Master Lies, medyo hindi rin masyadong mapansin, no? Yung scale gap. Kasi nga, nakaupo si Bardock. Kaya talagang pwedeng-pwede niyong ihalo sa mga SMSP, sa Master Lies, at saka sa Grandista na collection ninyo. Kaya sobrang panalo nitong figure na to, mga papi. Grabe, oh. Diba? Okay? So, ang aking final say dito, mga papi, sobrang, ay, nako. Okay? Kung i-rate natin to, no? I-rate natin to from 1 to 10, bibigyan ko siya ng 9.5. Almost perfect na, mga papi, para sa akin. Or pwede ko rin siyang bigyan ng 10. Grabe. As in, isa na sa pinaka magagandang figure to na nakita ko. So far, grabe. Sobrang ganda. Sobrang angas. Yung position niya, yung posture, perfect. Yung details, perfect. Mga papi, tapos yung kanyang paint job na Manga Dimension, no? Perfect as in. So, 9.5. So, almost pwede ko nga itong bigyan ng 10 para sa akin. Sobra. Kung marirecommend ko to, nako. As in, dapat kumuha na kayo nito. Okay? As in, ngayon na. Okay? Sa mga big scale collectors, sa mga Grandista, SMSP collectors, Master Lies, no, pwedeng-pwede to sa inyo. Talagang sobrang highly recommended ko to. Bumili na kayo ngayon na. Okay? As in now na. As in, sobrang solid talaga, mga papi. Pinaka masasabi kong sobrang sulit. Sulit na sulit ang inyong pera dito. Panalo, mga papi. Wow, grabe. Mapapawaw ka talaga. Para sa akin, ito na yung best figure ko so far. Okay? Sobrang solid, mga papi. And nag-enjoy ako talaga. And sana nag-enjoy din kayo, mga papi. Kung kayo nag-enjoy, please give me a thumbs up naman dyan, mga papi. And kung hindi ka pa nagsusubscribe, feel free, pindutin mo na yung subscribe button sa baba. And isama mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga unboxing, sa ating mga latest vlogs. And syempre, paki-follow na rin, no, ang ating
Facebook page, Joe Papi's Hobby Corner. Okay, dyan tayo nag-showcase ng toys and nagbebenta rin tayo ng mga anime toys dyan, mga papi. And syempre yung ating Shopee. Okay, lahat ng link ilalagay ko sa baba ng ating video. So hanggang sa susunod nating unboxing, mga papi. Keep collecting toys and happy Valentine sa inyong lahat, mga papi. And peace! Bye-bye!